What's up guys? So, ngayong araw, samahan nyo ako sa aking vlog. Simple lang naman po ang vlog ko. Magmamower lang tayo. Okay. Magmamower tayo sa initan. Trip-trip lang. Tara, samahan nyo ako. So, ayan, ayan yung mower na gagamitin natin. Tatakyan ay Yamato. So, napalitan ko na rin niya ng bala. Lalagyan lang natin siya ng gasolina. Okay? Bago natin siya gamitin. So, itong Yamato na mower, ang nilalagay daw dito ng gasolina ay 600 ml. Tapos, 4 na takip ng tuti. Okay, yan. Kung nakikita nyo, ito siya. 600 ml. Lalagyan na natin. Bali, ang gamit na gasolina dito sa mower ay ito. Red gasoline. O yung tinatawag nilang pula sa Tagalog. Pula. Gumawa lang ako ng embudo. Gawa-gawa. So, lalagyan na natin na yung gasolina 600 ml. Daan-daan lang para hindi matapon. So, pag 600 ml na, lalagyan na natin siya ng 2T. Apat na takip. Yan, ito. Binili namin ito kanina sa Shell gasoline station. Tinanong ko kung pwede sa mower. Pwede naman daw. Apat na takip. Ito na. Apat na takip. 1, 2, 3, and 4. Oh my God! So, lalagay na natin yung ating pinagsamang gasolina at saka tuti dito sa mower. So, yan. Napaka basic lang ng paglalagay. Bubuksan mo lang yung takip. Okay. Tapos ilalagay mo yung imbudo. Tapos sasalin mo na. Dahan-dahan lang para hindi matapon. 1, 2, 3. Yan. Kita nyo mo, walang katulo-tulo. Ganyan ako ka-professional maglagay ng gasolina. Really, nigga? Okay. Pagkatapos nun, napakadali lang ng gagawin nyo. Tatanggalin nyo lang yung embudo, tapos ibabalik nyo na yung takip. Stop it. Get some help. Ilumabas yung gasolina. Kunos mo na saan nyo kasi may konting tulo. Joke lang. May konting tulo talaga siya. Hindi talaga may iwasan dito. Okay, so nailagay na natin yung gasolina na may tuti sa mower. Kaya ngayon naman ay sisubukan na natin kung gumagana na ito. Okay. Ayan. Kung nakikita nyo, meron siya ditong on-off button. Switch pala, switch. So, i-on nyo lang. Naka-off siya ngayon eh. Oop. So, yan. Naka-on na. Pag sigurado kayo na naka-on na yung mower, kailangan na natin baltakin yung wire. Yung, basta makikita nyo, tinan nyo, babaltakin ko na. Dahil pag binaltak nyo yun, mag-i-start na siya. Pero syempre, pag magmamower ka, dapat full protection ka. Ito, tinin nyo ito suit ko. Naka-jacket ako. And, naka-jogging pants na ginamit ko noon last week sa pagmamower din. Syempre, hindi dapat nyo kalimutan yung inyong mga professional gloves. Tama.
professional gloves. Kasi medyo masakit yung tama ng mga bato pagka nagmamawar ka. Kaya dapat proteksyonan mo talaga ang iyong sarili. Kailangan natin to, face shield. Kasi sabi ko nga sa inyo, masakit yung tama ng mga bato. Nung last time na hindi ako nagsuot nito, tumama sa aking mukha. Kaya naramdam ako yung sakit. Hindi ko alam kung ano yung tumama, siguro bato yun. Kaya ito, magsusuot tayong face shield. Parang labo na ng face shield na to. So hello guys, ayan yung lugar na tatabasin natin ngayong araw. Ayan, kung nakikita nyo, yun. Yung kahabaan na yun, pathway. Oh, hell no! Ayan ang tatabasin natin ngayong araw. Sana ay kayanin natin dahil medyo marami itong damong nakalagay dito. So tara, simulan na natin dahil sayang oras. Ito na, magmamawar na po ako. Suot ko na nga yung gear. So tara, maglalakad na tayo. Ayan guys, ayan yung mamaweran natin. Hindi naman siya ganun kahaba. Kaya natin yan. Ang oras ngayon ay, teka lang, parang mga alauna na ngayon eh. Siguro ba, baka hanggang mga 5 ay tapos natin yan. Na. I don't know. So ayan guys, tip ko lang, pag medyo kagaya nito, medyo mainit ang panahon, magpapahingan nyo din naman yung mower. Siyempre, baka mamaya mag-overheat. Okay. Pagpahingan nyo siya at least 15 to 30 minutes.
Kasi kahit ako, hawak ko yung mower, medyo ramdam ko na umiinit na rin siya. Kasi medyo mainit ang panahon. So, pagka ganito na nagpapahinga kayo, ang pwede nyong gawin muna habang kayo nagpapahinga ay mag-rest muna kayo. Pagka ganito na nagpapahinga kayo, mag-rest muna kayo. Mag-rest muna kayo. Pre-resume natin ay may energy tayo. Okay? Okay. At syempre, habang pinapahinga nyo yung mower, doon nyo siya ilalagay sa lilom. Doon nyo siya ilalagay sa initan. Kasi kaya nga natin pinapahinga para medyo lumamig yung makina niya. Para hindi siya mag-overheat. Okay. So ayan, ayun na yung natabasa natin. Sa tingin ko ay nakaka 1/4 na siguro tayo. Ayan, ito na yung ating itutuloy mamaya. Tapos yun, hanggang dun pa sa dulo. Medyo malayo pa at madami pa, pero kayang-kaya natin yan dahil tayo graduate ng Bachelor of Science in Mower during Summer Specialist. Punta muna ako doon kasi medyo nauuwa ako. Hingi ako ng water. Inumin. Napakainit kasi. Hindi ko ba alam sa sarili kong bakit natripan ko mag-mower kung kailan ganito kainit. Refreshing. Wala po nag-utos sa akin na mag-mower. Ako po ay nagkusa lamang. Sapagkat hindi ko na po maatim ang taas ng kadamuhan dito sa amin. At gusto ko na rin maubos ang mga damo dito. Kahit alam kong walang katapusan ang pagtubo nila. Ayan po mga kaibigan, kita nyo po kung nakikita nyo sa aking likuran, ayan pa po yung mamawirin natin. Kailangan matapos natin siya within the day, sapagkat ayun ang ating target. Kung meron tayong target, dapat ma-achieve mo ang iyong target. Dahil kung meron kang goal, kailangan mong matapos yung goal mo. Dahil kung hindi mo ma-achieve yung goal mo at yung target mo, yung sabihin, hindi mo na narating yung iyong target at goal. What's up guys? So, nakapagpahinga na tayo at nakapagpahinga na rin yung ating mower. Babalik na tayo at magre-resume na sa ating ginagawang pagmamower during summer. Tumigil muna ako kasi medyo maikli na yung bala ng mower natin at saka madami na nakapulupot na damo. Kaya alisin muna natin at magpapalit tayo ng bala. Yan.
Nakikita nyo, ang dami na nakapulupot na damo. Kaya medyo hirap na rin siyang umikot. Tapos, ito na yung bala niya. May clean na. Siyempre, puputol yan. Gawin na tama sa mga bato-bato. Tsaka sa kung ano mamatitigas sa bagay. Kaya, babalik muna tayo sa headquarters at papalitan natin yung bala at alisin natin yung mga damo. Tara na! Napalitan na natin ng bala at naalis na natin yung mga damo. So, continue na tayo sa pagmamower. Tara na! So guys, kanina kung tandaan nyo, nagsimula tayo ng mga 12 or 1pm. Ngayon ay ano na, magpa-5 na. Ayan na yung natabasa natin. So from there, ito dito, ayan na yung dulo. Abot kamay na natin yung dulo. Konting-konti na lang. Ma-achieve na natin ang goal at saka target natin upang makamit natin ang ating achievement. Okay? Ayan o. Empty na. Kaya pala naghihingalo na si Mower. Si Yamato TD40. Tandaan mga bata, pag magsasaling kayo ng gasolina, magpatulong kayo sa inyong mga magagulang. Sa inyong mga magulang o sa mas mga nakatatanda sa inyo. Alright? Dahil ang gasolina is not safe for children. Joke. What's up again mga kayabangan? So nakikita nyo naman, tapos na ang pagmamower natin para sa araw na ito. So natatandaan nyo, nagsimula tayo ng mga 12 or 1 p.m. Ngayon ang oras ay 5:35 p.m. So kita nyo yung asawa ko. Ayan, nagwawalis na siya. Nililinis na niya yung pathway. I love you! Ang Yamato TD40 Mower ay talagang effective at magaling at madaling gamitin pagdating sa pagmamower. So, say hi to the video, Alisa. So, total, nandito na rin tong video na to. I-re-recommend ko na rin sa inyo yung Yamato TD40 Mower 2-stroke siya. Magkano ang bili? 8,000. Sa SM? Hindi ko alam kung yun, 8,000 doon bili doon sa Yamato TD40 Mower. So, yun.
So, ang bibili kayo ng mower, ayun ang i-recommend namin. Si Yamato TD40 Mower. Hindi naman tayo masyado nagdumi sa pagmamower. Ayun lang. As you can see, konti lang naman yung dumi na kumapit sa atin. And hindi naman masyadong dami. Ito yung sapatos natin. Ayun guys, dito na nagtatapos ang vlog ko para sa araw na to tungkol sa Yamato TD40 Mower. Sana po ay nagustuhan niyo ang vlog ko na to. Antayin niyo na lang iba kong vlog sa dito sa Elnoveram, sa channel ko, sa Elnoveram YouTube channel. So, ako nga uli si Ellie at stay tuned para sa iba ko pang vlog na siguradong inyong pakikinabangan. Bye-bye!